Yo, what's up mga parekoy? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tama sa mga basic wire tapping. So kung bago pa kayo sa channel ko mga parekoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe para sa marami pa nating video na handa akong ibahagi sa inyo. So, ayan tayo ngayon mga parekoy. So, bago natin simulan ang ating demonstration, ay babalatan muna natin itong tatlong wire natin dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng tatlong example para naman makita natin ang ating kamalian at ang isang tama na gagawin natin. At yung videong ito mga parekoy ay hindi lamang sa mga katulad natin na nagbabarko, kung hindi pwede rin itong may apply at may practice kahit nasa bahay natin. Pinaka-importante itong malaman natin mga parekoy para maiwasan natin ang pagkaputol uli ng ating ikinabit. At lalong-lalo na, mas delikado kapag nag-short circuit ang ating wire na ito kapag marami silang sabay-sabay na idinikit sa isang pwesto lamang. A few moments later. At eto na nga mga parekoy ang ating iniintay upang masubukan natin ang ating kamalian sa basic wire tapping. So, unang-unang ginagawa natin mga parekoy ay tinatabi natin yung dalawang wire. Sabay hinahawakan yung copper nito, tsaka atin itong pinipihit hanggang sa kaniyang dulo. Ginagawa natin ito pagpihit marahil pa kanan o di kaya pa kaliwa. Pagkatapos naman ay atin itong binabali sa gitna, tsaka itutuwid sa isang linya. Pagkatapos natin itong maituwid sa isang linya, ay pwede na natin itong lagyan ng electrical tape. Mga parekoy, ito ngayon yung ating example number 1 at saka mamaya ay atin itong babalikan upang masubukan natin. At ito naman parekoy yung ating example number 2. So nasa isip natin mga parekoy dito sa example number 2 na kapag yung ating wire na ginamit o yung wire na ating ikakabit ay naka-stranded wire katulad nito, yung pag sinabi natin stranded wire mga parekoy ay yung wire na may maraming laman katulad ang example natin. So, ginagawa natin dito mga parekoy ay pinapasok natin sila sa isa't isa upang ang ending nito mga parekoy ay para silang nagtitirintas. So, medyo mabusisi din yung technique na ito mga parekoy, ano? So, pero kailangan natin itong gawin para masubukan talaga natin kung ano nga ba ang lakas at tibay nito mamaya pag binigyan na natin ito ng example. So, katulad pa rin ng unang example mga parekoy ay pinipihit pa rin ito papunta sa dulo. Kasabay matapos itong mapihit mga parekoy, ay atin itong itutuwid na naman sa isang linya upang dito siya kakapit pag nilagyan na natin ng ating electrical tape mga parekoy. So ngayon itatabi muna natin siya dito para mamaya atin itong babalikan upang masubukan. So sa puntong ito mga parekoy ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba yung tama at kung ano nga bang epekto nito mamaya pag ating susubukan yung ating example number 3. So yung pagkakabit nito mga parekoy mamaya ay makikita nyo na iba talaga yung diskarte. Hindi katulad nung example 1 at 2 natin na itatabi yung dalawang wire at saka pipihitin. So ngayon mga parekoy sa example na ito ay ipapakita ko na ang simula nito ay para tayong gumagawa ng mini cross. So ngayon mga parekoy, ang pinaka-technique talaga nito ay pag nagawa mo siya na parang cross, yung isang wire ay continue mo lang siya, pagpatuloy mo siyang iikot doon sa kabilang dulo. So ganyan, iikotin mo lang siya, siyempre sabayan mo ng paghigpit. So pipihitin mo sa mga parekoy doon sa kanyang kabilang katawan. So ganun din sa kabilang dulo mga parekoy ay pipihitin mo lang din siya, sabayan mo ng higpit. At syempre pag nagawa mo na yung magkabilaan mga parekoy ay pipihitin mo ito sa magkabilang dulo. So ito ngayon yung kinalabasan ng ating example mga parekoy, no? Pansinin yung mabuti kung ano ang pinagkaiba niya sa ating example 1 at saka number 2. At kung mapapansin yung mga parekoy, pinaka-advantage yung ating example number 3, pinakamalinis tingnan kapag tayo naman ay naglagay na ng ating electrical tape.
At sa puntong ito naman mga parekoy ay dito natin masubukan kung gaano nga ba katibay at kung gaano nga ba kalakas ang mga ginawa nating example. So pwede na nating subukan si example number 1 at bibigyan natin ito ng kaunting lakas at hihilahin natin kung hanggang saan kaya ang kanyang kapit. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo na kaunting hila lang ay kakalas talaga yung ating example number 1 kasi nga itinabi lang sila na wire at atin itong pinipihit lamang at itinumba sa isang linyada. So ngayon naman mga parekoy, si example number 2 ating hihilahin yung parang nakatirintas, ngunit garon pa rin mga parekoy, sa simpleng hila lamang ay nagsikalasan yung dalawang linya natin. So simple lang parekoy, si example number 1 at saka si number 2 ay madali talaga silang bumigay. So ito nang pinakahihintay natin mga parekoy, si example number 3 ang atin itong masubukan tungkol sa paghila. So ayan, pibigyan natin siya ng kaparehong lakas sa example number 1 at saka sa number 2. So ayan, para natin siyang bibiglain, ngunit may kapit pa rin sa example number 3. Kung mapapansin niyo mga parekoy, napakalinis ng ating kabit at pag nagkabit na tayo ng electrical tape ay hindi tayo mahirapan dito. At dito natin mapagtanto mga parekoy na sa tatlong example, si example number 3 lamang ay mayroong tibay at ang malakas pagdating sa konting hilahan. So napaka-importante mga parekoy na malaman natin ito upang maiwasan natin ang muling pagkaputol ng ikinabit nating wire at lalong-lalo na maiwasan natin ang pagkakaroon ng short circuit. At hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa munting video natin ngayon. At huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. Paalam mga parekoy!